Hi guys! Habang nag-aantay po ako ng pagkain namin at alak, magkwentuhan muna tayo dito. Dito kami ngayon sa... Ruhrborn! Tama ba? Hindi ko alam kung tama. Hindi ko masarap. Bahalan. Anyway, kwentuhan muna tayo guys. Nandito ako ngayon sa BGC and normally kasi every Thursday it is our meeting. Meeting po talaga kami para sa mga plans for the group, especially right now for next year kasi as of now, ano ngayon, is November. November 5 ngayon and we need to finalize na yung plans namin for next year na mga gagawin namin. Kaya anyway, magkwentuhan na lang tayo guys. Bibigyan ko kayo ng isang napakagandang kwento, di ba? Anong ganito to? Isang araw, may mag-asawa na napansin ng babae na yung kapitbahay niya na tuwing naglalaba, ang dumi-dumi pa rin ng mga damit. At hindi talaga makatiis yung babae. Sabi niya dun sa asawa niya lalaki, "Darling, darling, tingnan mo. Tingnan mo yung kapitbahay natin. Hindi marunong maglaba. At sa itsura ng mga nilaban niya, parang hindi gumagamit pa ng sabon. Tingnan mo ang dumi-dumi yung mga lahat ng sinampay niya." Then, laging abang-abang na yun ng babae. The following day, ganun ulit. Nakita na naman niya, pagkatapos maglaba yung kapitbahay niya, nagsampay, yung sinampay, sobrang dudumi pa rin. Kaya talaga, sabi niya, pambira talaga tong kapitbahay namin. Anyway, as time goes by, isang araw, nabigla na lang yung babae. Bakit? Kasi pag-gising niya isang araw, grabe ang linis ng mga linabahan ng kapitbahay niya. Eh, so sobrang na-excite siya, natuwa talaga siya. Tinawag niya sa, "Darling, darling, tingnan mo. Tingnan mo yung kapitbahay natin. Grabe, ang linis ngayon ng mga nilaban niya." Sa wakas, natuto na rin siya. Sabi, natatawa bigla yung asawang lalaki. Sabi ng asawang lalaki, "Alam mo, darling, ginawa ko kanina." Sabi niya, "Ano yun?" "Pinunasan ko ng maayos yung bintana natin." Gets niya? Oh, okay, dulo. Ang nangyari pala, ang dumi pala nung bintana nila, na sa sobrang dumi, ang akala niya, yung lahat ng nakikita niya, yun na yung madumi. But actually, ang madumi pala yung salamin itself nila. Now, ano yung point ng story ko sa inyo? Guys, right now, we have the pandemic right now. Maraming mga tao na medyo, syempre, hindi magandang nangyari sa kanila. And katulad ngayon, sa Bicol, kababagyo na naman, and ang dami na naman sa kuna nangyari. But the same with us. Kumbaga kami, nakikita nyo kami na masaya, na parang nag-i-enjoy lagi sa buhay, parang hindi natatakot. Actually, if you're going to ask us, natatakot ba kami? Yes. Nag-aalala din ba kami? Yes. Kinakabahan din ba kami sa nangyari ngayon sa mundong to? Yes. But we always choose to be positive. Kaya yeah, minsan guys, sa atin, sa nakikita natin sa mundong natin dito sa Earth, nakita mo kung magandang mundo, pangit ang mundo. Actually, baka ang kailangan mo palitan yung mata na ginagamit mo pagtingin sa mga iba't ibang senaryo sa buhay mo. Kasi the same thing with the lesson dun sa salamin na akala natin ang pangit yung mundo, pero yung apat pala natin ayusin yung sarili natin. Kasi sa totoo lang, marami lang mga ibang tao na they're not so used na mag-post ng mga lifestyle nila, mag-post ng mga nangyari sa, at lalo mga opinions nila. Marami mga taong may kaya na hindi talaga nila ginagawin. For them kasi it is just a wasting of time. They're so focused sa sarili nila na ayusin yung buhay nila, maayos yung family nila, maayos yung nangyari sa kanila. And ako, naglalakas ako ng loob na talagang ilabas ko ang lahat ng totoong nangyari. Kasi especially right now, imagine mo, andyan, dito kami. Iinuman kami. Ang daming tao naman dito na nasa labas na akala natin pag titingnan lang natin lagi sa social media, lahat fear, nakakatakot, yung tao dapat nakakulong lang. Pero actually, kung lalabas kayo, makita nyo ang dami naman. Sundin nyo lang yung mga kailangan nilang rules na para makapasok sa isang building, kailangan mag-face shield, mag-face mask. But at the end of the day, hindi naman po talaga sobrang nakakatakot yung mga nangyayari. Kaya sana sa akin guys, starting right now, kung mapapanood mo yung video to, baguhin mo yung lens mo, baguhin mo yung sarili mo para maging maganda yung nakapalibot sa'yo. Kasi lagi ko nga sinasabi nila before, kaya hindi daw sila yumayaman, hindi daw gumagandang buhay nila kasi kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng mga presidente. Eh, tanong ko lang po, nakailang presidente ka na ba? Diba kung umabot ka kay Ferdinand Marcos, umabot ka kay Cory, kay Ramos, kay Estrada, kay Arroyo, kay Duterte, kay Pinoy, diba? Tapos sasabihin mo, presidente ang may problema, sure ka ba?
ang daming presidente nang dumaan. Sila pa rin bang may kasalanan? Kaya para sa akin, it's time to reflect. Malapit na po mag-December. This is the pinakamasarap na panahon to start all over again. Mag-restart ka ng mga goals mo sa buhay. Mag-restart ka ng personality mo. Ano yung nakakatulong sa'yo? Ituloy-tuloy mo. Ano yung mga ugali mong di nakakatulong sa'yo? I-let go mo. Kasi ako, lagi ko lang sigurado kung masasabi sa inyo, guys. Pwedeng-pwede natin palaging baguhin ang buhay natin. Paggugustuhin. Kaya sa inyo po lahat, sa mga first time pong manood ng videos ko, sobrang salamat po. Sana panoorin niyo po lahat ng videos ko kasi pinaka-purpose ko lang bakit ko ginagawa to. Gusto ko mas mag-inspire ng mga iba't ibang tao na lalong ipagpatuloy nila yung pangarap nila. At syempre lalong ipagpalaban nyo kasi kung nagawa nga namin, pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong dalawang kamay, dalawang paa, dalawang mata, di ba? Pare-pareho tayo dito nasa Pilipinas. Kung nagawa nga namin, pagandahin ang buhay namin, then bakit hindi mo kaya, di ba? Kaya tiwala lang sa sarili mo, maging consistent ka lang sa gusto mo, at lalong-lalo na, dapat maging maganda ang circles mo. Ang circles mo nakaka-motivate, nakaka-inspire, kaya kung ito mga kasama ko. Di ba? Tingnan mo to. Oh. Ayan o. Lagi lang. Yeah! Yo. O, di ba? Masaya kami palagi, guys. Masaya kami palagi. Kasi choice mo naman kung magiging masaya ka o hindi. Kahit ano man ang nangyayari sa'yo, di ba? Pwede ka maging masaya pag ang kotse mo nagasgasan. Kasi it is a proof na may kotse ka. Pwede ka rin mabad trip kasi bakit ka nagasgasan. Pwede ka rin maging masaya na inutangan ka at hindi ka binayaran kasi ibig sabihin may pera ka, nakakapagpautang ka pa rin. Diba? Bottom line, ang pagiging masaya at pagiging malungkot, it's just a perspective. Depende kung paano mo titingnan ang mundo, yun ang magiging results ng buhay mo. Okay, Docs? Kaya sa inyo po lahat. Maya-maya, pag na-encode na lahat. Magkano ba yung nahabol mong income, pare? Ano, nahabol na. Nasa 4 million. Wow! Online king! Paano ka pumunta dito? Nagsakyan up. Ba't ka lumingon doon? Ikaw? Nag-taxi po. Ganun na pala pa nagpa-4M. Same time yung bell button, i-click nyo po para maging updated po kayo ng mga videos na ginagawa.